Yes, it was never the intention to deny the former president to give his opening statement. But upon motion of my colleagues, we are going to give the president the first priority now to give us his opening statement. Mr. President, you are recognized. Before anything else, Senator, I'd like to thank the committee for inviting me. Para once and for all, malaman natin ang totoo. So I would like to request sa inyo na huwag ninyo akong ituring president or kaibigan. Treat me as a witness and tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me. I'd like to start. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serves as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined as first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs. But at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation
and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it. I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Ano? Gawin natin. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power, and hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng police o sundalo kailanman. Sa buong buhay ko, and as mayor for so many years, and as president, in the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. Mayroon ba si prosecutor to augment my income noon na bago akong kasal. Nagturo ako sa police. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was
a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned. But before that, my job as president was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president. Then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country, and I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. Thank you, Mr. President. But now I think it's better to hear victim families. And then we'll open the floor for questioning and discussion. So among the victim families present today is Randy De Los Santos. Randy, yes. Please give us your testimony. Senator Pimentel. Yes. I just want to make a manifestation, if you will allow me. Go ahead, go ahead. Sorry, Mrs. De Los Santos. Yes, go ahead, Senator Villar. I just want to manifest that the first request to our family when President Duterte became president in 2016 was to build a drug rehabilitation center in Las Piñas. He came to inaugurate the drug rehab center. My only disappointment is that the complaint of the people that it is hard to enter, to be admitted in the drug rehab center. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Villar. Mr. De Los Santos, okay. To try to keep it concise and direct to the point, po, Mrs. De Los Santos. Go ahead. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo, sa lahat po ng miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napaslang
na 17 taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang police operation ginoong tagapangulo sa aming lugar. At sabi ho ng mga police sa kanilang report ay bumunod ng barel, lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban at pinatay. Intensyon ng pinatay ng mga pulis. Mga ilang araw, din ang tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement, ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Ginoong tagapangulo, totoo po, kilala po kami sa aming lugar pero hindi po konektado sa illegal na droga. Kilala ko kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Jehovah. Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginoong tagapangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay naka-apekto po sa amin. Inalis po ko sa trabaho, ginoong tagapangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ho ako, may anak ako, dahil sa statement na yon na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Yan, laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? Tinanggal ho ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa national TV na kami po ay identified bilang tagabenta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil po dyan, ang aking kapatid ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ay tsuhin eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, ginawang tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero narito po ako ngayon bilang kinatawan po ng program paghilom bilang field coordinator. Sa aming pong programa, ginawang tagapangulo, meron po kaming 312 pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila, ginoong tagapangulo, ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan. Na dapat po sana, sa ayon sa batas, sabi sa Quadcom, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima, ay dapat na imbestigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ay doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginoong tagapangulo, na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa na sampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na, na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan, ginoong tagapangulo, sa mga pampublikang dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung 5 taon na pag-i-expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito po yung ine-exhume namin. Dinadala po namin kay Dr. Fortune. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na ho rito, ginoong tagapangulo, Your Honors, ay yung matapos po yung 5 taon na renta po ni Kian de los Santos, in-exhume ho namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortune. Akala ho namin, eh,
okay na eh. Naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po. At ito po ay on record. Maaari po nating tanungin si Dr. Fortun sa kanyang mga natuklasan. Ginoong Tagapangulo, ako po bilang kinatawa ng aming pamilya, ng aking kapatid, nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano bang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating Tagapangulo? Dismayado po ang kapatid ko, Ginoong Tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, tatlo po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Ginoong Tagapangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. E tila maila pa rin po yata sa amin ng hustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danyos, hindi pa ho namin ang kakuha ito, Ginoong Tagapangulo. Ang kapatid ko ho ngayon, na-stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, Ginoong Tagapangulo, at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program Paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 na mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila nanlaban, Ginoong Tagapangulo. Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na Jehovah's Witnesses noon. 1 minute, sir. Yes, sir. Go ahead. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, buti nga, namatay yung taong yan, napakasalbahe niyan eh. Pero kapag ka namatay po ang isang tao, sasabihin, sayang, nakakapanghinayang, napakabuting tao niyan, tumutulong. Marahil ito po ang naobserbahan ng ating mga media na naririto na halos 2 linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, Ginoong Tagapangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan. Hindi po siya, Ginoong Tagapangulo, nagbebenta ng droga. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya. Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mga ibang bayan, OFW po, para maglaan ng pangangailangan. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Randy de los Santos. Pero pwede po kayo mag-execute ng affidavit kung lahat ng gusto niyo ikwento, pwede niyo po ilagay doon. Can we now listen to the next victim family? Can I ask question, Mr. Chair? Sabay-sabay na natin lahat. Baka makalimutan mo maya. Habang presko pa sa utak natin. Okay. Short can I suspend for a minute? We just heard from the relative of Kian de los Santos, Mr. Randy de los Santos, detailing about the time when Kian was killed and that how the image of the family has been demonized during the entire campaign against illegal drugs. His family, he is claiming that was wrongly labeled as drug pushers in the community. Instead, he claims they are members of the religious group Jehovah's Witnesses, and that they had nothing to do with the accusations, or they had nothing to do with illegal drugs, as was accused them by the police. And he also lamented that none of the cases filed against the policemen had been served justice since 5 years ago. And we also heard some testimonies as well from President Rodrigo Duterte himself. He was thanking the committee for inviting him to be a resource person in today's hearing on the Duterte drug war. He asked to be treated express my condolences like a witness. Okay, we resume. Alam po nyo, nung namatay si Kian, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Tama. Kaya ako, I tried my best talaga na yung kaso na yan. Kasi bata eh.
binaril. So kailangan managu talagang gumawa niyan. Pero mayroon akong nasabi, if I can fully remember. Sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yun, sir. Dahil yung meron kaming nahuli na po, sir, na isa dyan sa Caloocan, at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan na kanyang droga. Tapos, ang sabi ng po, sir, na nahuli namin, sir, yung droga nung tumboy na yan, masyadong madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang. Si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon. Basta iiwan lang doon. Kung si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga galing sa yung suspect na pusher na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? Wala, hindi na lang masagot. Hindi na masagot. Pero actually, sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And I ako'y nagtataka, bakit, did I mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng pulis na Caloocan, na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Naubos na yung ngipin, naubos na yung gums sa kagamit ng droga. User yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang nagreklamo? Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang-kita naman kung tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uncle, I'm not sure. Please, refresh me. May memory kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy De Los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope this body can be enlightened. Dahil, That's why I insisted to respond, Mr. Chair. Although ayaw mo akong interpolate yung ating witness, but anyway, if that is the ground rules of this committee, I submit, Mr. Chair. Thank you. We will interpolate all of them together, Mr. President. Suspend.